Magtipon, awito ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin,
ang Panginoong butihin. Panginoo'y aking laging pupurihin, sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin, kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo at magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli po welcome dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan at purihin ang ating Panginoong Diyos.
Mga minamahal na mga kapatid, inyong napakinggan ang Beatitudes, no? At kung inyong titingnan, ang audience ni Jesus dito, halimbawa katulad nyo na naririto ngayon, no? Ang mga taong ito ay mga extremely poor. Talagang sila'y mahihirap. At sila'y itinataboy ng mga tao sapagkat sila'y mahirap nga para bang wala ng kwenta sa lipunan. At ang mga tao ding ito, ang turing ng mga religious leaders, nung panahong iyon, sila'y cursed by God dahil sa kanilang kalalagayan. Sila'y may mga sakit, nagdudusa, naghihirap. So ang turing sa kanila, makasalanan, kaya sila'y nagkagayaan, kaya sila'y sobrang naghihirap at nagdudusa. Ngayon, si Jesus ay dumating sa lugar, no? At madami na silang nababalitaan tungkol kay Jesus. Sila'y sumunod sa Kanya. Sila'y napagaling ni Jesus. Ngayon, sila'y nakakaranas na ng liwanag sa kanilang buhay. Hindi pala kami mga isinumpa. No? Hindi pala kami mga isinumpa. Kaya si Jesus ay nangusap sa kanila. Ang tawag ay nagsermon sa kanila. At maganda itong lugar na ako saan si Jesus ay nagsermon. Tawag dito. Sapagkat sa kabilang bahagi ay naroon ang mga lugar ng mga mayayaman. At itong si Jesus ay ang nakatambay sa lugar ng mga mahirap. At ito ang kanyang sinabi. Pero magandang una nating tingnan yung una. Mapalad kayong mga aba. No? Sabihin, mapalad kayong mga mahihirap. Ano? Marami itong translation. Ano? Mapalad kayo. Sa mga oras na ito, sabi ni Jesus, mapalad kayo. Dito, ipinakikita ni Jesus kung ano ang puso niya sa mga tao. Ipinakikita niya, mapalad kayo. No? At mapasinin nyo, sabi niya, mapalad kayong mga aba sapagkat ngayon din tatamuhin ninyo ang kaharian ng langit. Yung mga sumunod na pito, yun ay parang ang biyayang kasunod ay future pa. Sa hinaharapan nila tataglayin. Pero yung pagiging aba, yung pagiging aba mo ngayon, nandun agad ang instant na biyaya sa iyo ng Diyos. Pag sinabing aba, alam, ito yung hindi lang basta ikaw mahirap physically. Ito yung umaasa ka lagi sa Diyos. Yung lagi kang umaasa sa Diyos. No? Kaya mahal ni Jesus yung mga taong mahirap na nakadepende at laging umaasa sa Panginoong Diyos. Sino ang mga taong ganito? Halimbawa, St. Francis of Assisi na sinundan ni na Padre Pio. Ano? Sila'y hindi naging, sabi nga sila'y naging detached sa kayamanan, pero naging attached naman sa Diyos. Sila'y hinubad nila ang lahat na kung anong meron sila at ang kanilang sarili ibinigay sa Diyos. Nung ginawa nila yun naman ang parabang kabaligtaran, ano? Lalong madaming tao ang lumapit sa kanila. Mahirap gawin sa panahon ngayon yan. Yung isurrender mo, yung maging aba ka sa harapan ng Diyos. Yung isurrender mo ang iyong buong-buong sarili sa Diyos. Sapagkat marami kang isusuko. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ngayon, utik-utik mong isuko ang sarili mo ngayon sa Diyos para maging aba. Ano? Ano yung kaya mo ngayong isuko sa Diyos? Kaya mong isurrender. St. Francis of Assisi, lahat hinubad niya sa harapan ng kanyang ama.
ang kung anong merong ibinigay ang kanyang ama, ang kayamanan, ibinigay niyang lahat, no? At siya'y maligayang maligaya, nakaranas ng kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. At yan ang sinundan ni Padre Pio. Nung gawin nila yon, doon nila agad tinamo ang biyayang, sabi nga'y, ang kaharian ng Diyos. Kaya naman, napakadaming himala na kanilang nagawa. Yung isurrender ang lahat sa Diyos. Ibinigay nila ang sarili, pero mas lalo silang maraming naibigay sa tao. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tayo utik-utik nating isurrender, isuko natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. At magugulat din kayo isang araw, mga biyaya ninyong tatamuhin. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang laparito mga
na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At mo kami ipahintulot sa tukso at iariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay ng buhay pinas.
kalakaspasan, inatid inialay. Buhay na ganap ang sangming kaloob at pagsasalo. Walang hanggang mas basan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw, sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa ang minor repairs sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong matulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Tinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay migpit tayong pinalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad, ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni kadalawa ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung kayo po'y may pabeblesan, inyo pong ilabas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. Ating purihin ang poon na mabagin sa atin. O, magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa.